So, yan. Matagas na ang ating... Subscribe my YouTube channel, Logi Motu Vlog. So, good morning, madlang people. Welcome back na naman tayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat pala dyan sa ating mga subscriber. So, ayan, maraming salamat sa inyo mga paps, mga madlang people. Ngayong araw na to ay ibabahagi ko lang sa inyo ang aking kalaman, mga kasupremo. Ayan yung ating supremo. So, mag-change oil tayo dahil ang takbo ko ay nasa mga 2.5 na. So, pang 4 times ko na tong change oil. Actually, pang ano talaga, pag nag-change oil ako, every 3,000 km. So, 2.5 or 2.5 na mahigit. So, magsisi. So, huwag na natin antayin kung mayroon naman tayong budget. Change oil na natin para laging condition yung ating ang ating Honda Premo. Ayan po, ang ating kasama sa ating hanap buhay. So, ayan, ito ang gagawin natin, mga ka-Premo, yung mga baguhan dyan, yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel para kahit pa paano meron tayong malalaman at babahagi ko rin sa inyo. So, kasi pag sa kasa kasi tayo nagpapa-change oil, medyo mahal talaga. Kasi yung first time, second time ako nag pa-change oil nito sa kasa, medyo mahal talaga. Pero kung may budget kayo, bakit hindi? Pero kung kaya naman natin na tayo lang ang gagawa, so para makasave tayo, sa harap ng buhay ngayon, dapat maging wise tayo. So, alam ko naman na mag-change oil nito kasi mga pang-apat na motor ko na ganito. Pero ngayon lang ako naka-motor na ganitong Honda Premo. So, ayan, tara. Gawin na natin kung ano ang ihanda natin para mag-change oil. Okay, thank you. So, ayan ang ating Honda Premo. So, ayan. Siyempre, kailangan natin ng 1 liter of langis or oil. And then, kailangan natin ng siyempre, pagtanggal ng sakit sa ilalim. Ngayon, this month ko lang nalaman, madlang people, na ang Honda Premo pala ay ano lang, dosi. Ito lang ginagamit ko. Ayan, dosi. Kasi yung iba talaga, karamihan, yung mga motor kong nauna, D7, kaya bumili ako ng D7. Ngayon, hindi ko na nagamit yung D7 ko. So, ayan yung Premo natin. Kaya nagtaka kayo, medyo hindi siya masyadong makintab. Nilagyan ko to siya ng black. So, yung parang black na hindi masyadong ano. Kaya medyo ano siya, brown, medyo black. So, ayan. Siyempre, kailangan natin ng pangsahod. Hindi dyan. Siyempre, kailangan natin ng imbudo. So, yung imbudo na to, madlang people, ano lang to, baga discarte nyo lang ito, facial dyan, madlang people. Total, hindi na kailangan yung facial dyan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gawin. Ayan. Ayan yung lagayan natin ng tubig. Dito ko nilagay kasi pag dito sa harap, niinit yung makina, tapos kasalubong yung init. Dito na lang natatakpan pa. So, pag nakuhaw ka, bunutin mo lang dito. Okay. So, ayan. So, yung ano natin, madlang people, yung tornilyo natin ay nakikita nyo ito. Ito. Ito yung bubuksan natin. O, diba? Yan kasi, o. So, dyan natin bubuksan, madlang people. So, ayan, bubuksan na natin. Ah,
pag-ikot nito sa ating tornilyo ay papihit ng pakaliwa. So, papihitin natin ng kaliwa. Medyo tigas. Medyo nahigpitan ko ata ito. So, pagka ano, masyadong higpit. Wala tayo ng ano. Sa pag-ano natin ng langis, mga madlang people, yung pag-drain natin ng langis, huwag nating madaliin. Hayaan mo siyang maubos talaga yung loob. Tapos ang ginagawa ko niyan, mga madlang people, kasi itong ano na to, itong motor na to, siyempre hindi flat yung ilalim niyan, so may tendency na may langis pa sa gilid. So ang ginagawa ko niyan, madlang people, tinatagilid ko siya. Yan, hawakan ko lang dito sa gilid. Ayan. O, diba? Lumakas yung tulo niya. Yan. Yan ang gagawin nyo. Itatagilid nyo lang pa kaliwa. Kasi para magdi-drain talaga yung langis niya. Kasi kung hayaan nyo lang sa nakapistong ganun, yung hindi masisimot yung langis sa pinakagilid ng ano niya, lining niya. So, ayan. So, kita nyo, oh, tinagilid ko, lumakas, oh. Oh, diba? So, ganun lang, mga madlang people, mga kaprimo dyan. Eh, kaysa naman magpapatsin si oil pa tayo sa labas, eh, magbabayad pa tayo, eh, ito, at least, tayo yung gumagawa, sigurado natin na maganda yung paggawa, kasi tayo yung gumagawa. Pero okay naman yung papagawa ka kung may pera ka, walang problema dun. Eh, ito lang naman, eh, babahagi ko sa inyo para sa mga baguhan, makakatulong tayo sa ating, ano, So, kailangan din natin ng flies para mabuksan natin itong lagayan ng langis. Ito. Pina-flies ko to kasi minsan pag kinakamay mo, baka mamaya may mga bata naglalaro, kayang buksan. So, pag walang flies, hindi yan mabubukas. So, ayan. Punasan lang natin. So, ayan, mga kaprimo. Siguradong matutunan nyo to agad dahil basic na basic. So, ayan, papakita ko sa inyo, madam people, ha. O, mga kaprimo, yung ginawa nating imbudo na fish shield. So, ang gagawin natin dito, parang, ano ka lang? Anong tawag dito? Yung bata ka pa. Nagtuturotot. Ayan, o. Ayan, gagawin mo ng turotot. Tapos, papasok mo siya dito.